Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Hudaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay paraminang parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon, tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya'y sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila ay mamatay. Kahit magtagutong, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong may mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon,
hindi po namin alam ang daan kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Pilipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Pilipe. Di mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa atin pong unang pagbasa ay maganda humapansin ang hinihingi at pinapakiusap ng mga Kristiyano. Ang kanilang pakiusap sa mga apostol, napapabayaan na ang Kristiyanong komunidad dahil dumadami na ho sila. Maganda naman po yung reklamo nila. Dahil sa dumadami sila, may mga napapabayaan na, lalo na ang pangangalaga sa mga balo. Nagkaroon po ng pangangailangan. Kaya ho, dahil sa dami na rin po na mga Kristiyano na nananampalataya kay Jesus, hindi na rin makatutok sa talagang importante ang mga alagad. Kaya humirang ho sila ng pito na tinatawag nilang diakono na mga ngalaga sa mga may hirap at mga balo. Nagkaroon ng pangangailangan, kaya ho, nagkaroon ho ng paraan ng paglilingkod. Nagkaroon ho ng bunga ang pangangailangan. Meron hong response. Mamaya ho ay idudugtong natin ito sa Ebanghelyo. Pumili ng pitong diakono at sila ho ay hinirang para ang mga alagad ay magkaroon, ay makabalik sa focus talaga nila. Ang pananalangin, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung paraan ng paglilingkod, paghirang sa pito, ay konkretong paraan ng pagsampalataya kay Jesus na siya bilang daan, katotohanan at buhay. Unang-una ho, maganda ho nating pansinin. Sinasabi ho ni Jesus, siya ang katotohanan. Bakit? Dahil inaakay niya ho tayo sa katotohanan. At sino ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Makilala natin ang Diyos. Kaya ho, ang buong mga pagpapahayag ni Jesus ay laging pagpapakilala
kung sino ang Ama. Kaya nga, hindi ba, pakiusap sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At nasagot ko ni Jesus kay Felipe, ikasama niyo na nga ako. Sa buong pagkakataong kasama niyo, hindi niyo pa ba nakikilala ang Ama? Kasi yan po ang pagpapahayag lagi ni Jesus. Pinapakilala sino ang Ama. Ang katotohanan. Ang Diyos ay katotohanan. Kaya po maganda rin ho sa atin bilang mga Kristiyano, sa ating paglapit kay Jesus, ay nakikilala din natin sino ang Diyos Ama. Nakikilala natin siyang katotohanan. Siya na Diyos na totoo. Nakikilala natin. Kaya marahin mo magandang hilingin natin sa ang grasyang ito sa ating pagsisimba. Bago tayo humiling ng kahit ano, bago tayo makiusap sa Poong Hesus Nazareno, Panginoon, pagkalooban mo ako nito. Pagkalooban mo ako ng bagong trabaho. Pagkalooban mo ako ng pangangailangan ko, Panginoon, bago natin hingin to, pwede isa muna ang hilingin natin. Hilingin natin, Panginoon, gusto kitang makilala. Bago tayo humingi ng ating pangangailangan sa Panginoon, sana po ito muna ang hingin natin. Hingin natin ang grasya na makilala siya. Hingin natin ang grasya na ipakita ni Jesus sa atin kung sino siya. Bakit natin inihingi ito? Dahil gusto nating pumasok sa isang ugnayan kasama siya. Gusto nating manampalataya sa Kanya. Gusto nating manalig sa Kanyang salita na nagbibigay buhay. Sana sa misa hong ito, alam ko may Kanya-Kanya tayong inihingi. May Kanya-Kanya tayong pinagdarasal sa Panginoon. Pero, pakiusap ko, bago ho natin banggitin ang ating mga pinagdarasal o ipinagdarasal, pwede po ba na ang unang panalangin natin ay ang paghingi sa Panginoon na gusto kitang makilala, Panginoon. Gusto kitang makilala, Jesus. Ipakita mo sa amin ang iyong muka. Nais naming masilayan ang iyong muka. To know God is to know the truth. Siya ang katotohanan. Maganda rin ho, no? Nakasama ng pagtuklas natin sa katotohanan, sa pagkilala natin kay Jesus, tayo ho ay lumalago sa pagsunod sa Kanya. Kaya ho, siya ang daan. Pinakita na ni Jesus sa atin ang daan patungong langit. Ipinakita sa atin ni Jesus ang daan paano makalapit sa Ama. Kaya sa atin din bilang mga Kristiyano, sa ating pagsunod kay Jesus, tinutularan natin ang Kanyang halimbawa. Tulad po ng unang pagbasa, tinularan ng mga apostol ang halimbawa ni Jesus ng paglilingkod. Kaya ho nagkaroon ng pangangailangan, nagbunga ang isang ministry. Nagbunga ang isang bukasyon o tawag sa paglilingkod. Dahil ang paglilingkod
ay ang daan natin bilang mga Kristiyano. Sabi ho ni Jesus, hindi ako naparito upang paglingkuran, kung hindi maglingkod at ialay ang buhay ko para sa lahat. Kaya ho ang daan natin bilang Kristiyano ay ang daan ng paglilingkod. Hindi tayo yung nagdanais na maging makapangyarihan, maging boss. Si Jesus ang boss natin. At paano tayo magiging mabuting tagasunod niya? Tularan ang halimbawa niya. At ang halimbawa at daan ay pinakita niya sa atin ay ang daan ng paglilingkod at pagmamahal sa kapwa natin. Siya ho ang daan. At pangatlo ho, buhay. Kay Jesus natin natatagpuan ang buhay. Kaya ho, kung makikilala natin si Jesus, siya ay ating susundan sa kanyang halimbawa, tayo ho ay nabubuhay ng buo at ganap. Kaya ho, ang taong sumusunod kay Jesus, ang taong nakikilala si Jesus, masaya. Buhay na buhay ang tao na sumusunod kay Jesus. Pag ang tao ay lumalayo sa Diyos, parang may kulang, parang bigat na bigat. Kaya nga, hindi ba, parang sinasabi natin, papatay-patay. Nakatulala, parang walang kagalakan sa puso niya. Pero kung haharap tayo kay Jesus, kilalanin siya, sundan ang halimbawa niya, nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay natin. We are able to live a life with meaning. Paano natin nalalaman kung ang buhay natin ay merong kahulugan? Dahil nakaugat tayo sa naglikha ng buhay. We are close from the source of life. Nagkakaroon ng buhay ang isang tao na lumalapit sa Diyos. May meaning. Buo. Merong kagalakan sa puso niya. Kahit sa kabila ng mga problema na umaaligid sa kanya. Kahit may mga problema ang sumusulpot, kaya pa rin niyang may kagalakan sa puso niya. May buong tiwala sa Diyos sapagkat alam natin na si Jesus ay ang buhay. At ang malapit at lumalapit sa kanya ay hindi pababayaan ng Diyos. Kung lubos tayong nating kilalanin si Jesus, buong puso nating susundin at pwede nating iatas at ibigay ang buhay natin sa kanyang kamay. Kahit kailan naman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At kahit kailan, kung buo ang tiwala natin sa kanya, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya ho, magandang pakiusap at simulain ito. Bago tayo lumapit kay Jesus na humihingi ng pangangailangan natin, humihingi ng ating kakanin sa araw-araw, simulan natin ito sa simpleng panalangin. Panginoon, nais kitang makilala. Nais kong sundan ang iyong daan. Nais kong ipagkaloob sa iyo ang aking buhay. Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. Magsitay na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagatawang tao siya, lalang Espiritu Santo. Ipinanganak Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ng lahat ang ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na pamamagitan ng Diyos at ng tao at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagugulima minahanan, nakakaramdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating na mayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian kung saan siya nagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kaparihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo ay sinawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo na may makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre,